naman ako na huli. Tuloy pagsin. Surprise mga kapuso! This is Amazing Betong Sumaya. This is amazing. Grabe, this is such an amazing feeling when I first signed up with GMA Music. Grabe, yung first time kong nalaman yun na magiging recording artist na ako. Yay! Grabe, ako pa rin medyo no overwhelmed pa rin at di pa rin makapaniwala na binigyan nila ako ng chance na maging part ng GMA Music. And ito na nga, very thankful and very thankful taga. Yun, taga, sobrang-sobra yung nag-uumapaw ang aking pasasalamat po, syempre sa GMA, and syempre sa GMA Arts Center, at syempre sa GMA Music. Dahil marami naman po talagang pwede po nilang i-signed up, pero nagtiwala po sila sa akin. At thank you po, at isa po itong pangarap na muling natupad, na maging recording artist. Yay! Yung salita pa lang po talaga na recording artist, talagang medyo nakaka-overwhelm na. Pero maraming salamat po for making one of my dreams come true. Yeah. Ay, grabe. Of course, under the supervision of Mr. Kedy Sanchez, at hindi ko po ito magagawa kung wala po talaga siya. Napakaganda po nung song, Actually, nung napakinggan ko na agad siya, syempre composed po ito ni Sir Jerry Olaguer. Sabi ko, mabibigyan ko ba ito ng hustisya? Kasi parang mahirap siyang kantahin, guys. Punong-puno siya ng emosyon, at the same time, ano yung punong-puno ng hugot. At yung kanta, nagre-require siya ng mga mabibilis na hinga para makanta mo siya ng maayos. Kasi talagang mabilis siya, mabilis yung kanta. Pero ako na in love ako dun sa kanta kahit na masakit siya. Masakit talaga siya sa dibdib kasi minahal ng iba yung mahal mo. At yung nagmahal pa dun sa mahal mo is sobrang mong close. Sobrang mong kaibigan. Siguro best friend mo pa. Ang sakit nun. So, talagang ginabayan talaga ako ni Sir Kedy Sanchez. Sir Kedy, maraming salamat po talaga. From the bottom of my heart, my soul, thank you for guiding me. And masaya yung record namin. At nagkakatawanan kami kasi mali-malinisan yung paso ko. So, kailangan namin ulitin ng ulitin. Pero nakakatawa naman, very sobrang pasensyoso si Sir Kedy na pag every time na parang nawawala ako, kaya mo yan. So, yun. Thank you, Sir Kenny. Oh my goodness. Grabe. Nasabi ko na lang, thank you, Lord. Oo, kasi parang hindi ko akalain na makakapag-record pala ako ng ganun. Oo, nakaya ko pala. Kasi ang ganda yung backup vocals ni Sir Kedy. Wow, amazing. Amazing. Sabi ko nga, yung backup vocals ang nagdali, hindi yung ako mismo yung kumanta. Pero hindi, parang kasi sometimes iba kasi, di ba, pag may kanta ka, nare-realize mo na parang mali, parang di ka okay. Pero dito at the same time, parang, wow, kaya ko pala. Iyan ang nasabi ko. Kaya sana maibigan ng ating mga kapuso itong nang minahal mo ang mahal ko. Yung single na nang minahal mo ang mahal ko is a song na isang tao na punong-puno ng sakit at hinagpis sa kanyang damdamin dahil yung mahal niya ay minahal ng kanyang best friend o ng someone na tagang sobrang close. Isipin mo yung pag nangyari sa iyo yun, di ba? Parang kang, ang hirap, love life, ng isa sa, sino bang ayaw ng love life, guys, di ba? Pero pag yung love life ay minahal ng iba, na mahal mo, minahal ng iba na sobrang close mo, ang sakit mo. Yun yung story ng ang single ng minahal mong mahal ko.
Nako guys, abangan po ninyo yung aking second single. Pero ako, sobra akong happy na dito sa aking first single. Sana gawin to ng dance version. Lalagyan lang ng beat na medyo masaya. Pero yun, abangan po ninyo yung magiging second single ko, syempre, ngayong 2020. Amazing. Mga kapuso, ako po yung lumalapit po sa inyo at talaga nga, lubos po nakikiusap na suportahan nyo po aking first ever single entitled Nang Minahal Mo Ang Mahal Ko under GMA Music. Mapakikinggan na po ngayon sa Barangay LS 97.1. Amazing!